So, ito nga tayo ngayon. Ikikwento ko yung about sa akala ko naging ano. Akala ko yung Strepsils na kulay blue ay pampatae. Kasi nung bata ako, bumibili ako ng Strepsils kasi akala ko candy lang. Eh, malay ko ba? Nagagamot pala yun. So, bumibili ako Strepsils lagi. Then, kinakain ko lang siya as a candy. Hindi ko siya ginagawang gamot. Then yun, nakalaban ko ang pinakamalapit na Strepsils sa buong buhay ko. Strepsils na kulay blue. Nung bumili ako ng Strepsils sa kulay blue, kasi like, wow, kulay blue. Ibig sabihin, mas maanghang to or minty. Tapos yun. That day na bumili ako nun, meron akong, lahat naman tayo nagkakaroon ng araw na nagkakaroon tayo ng diarrhea, diba? So, that day, may diarrhea ako na, syempre, may diarrhea ako. Then, that day, nag-grocery kami ng lola ko. Tapos, pagkain ko ng ano, ng kulay blue, parang sumakit chan ko. Parang may nagpapakulo ng bulalo sa aking bituka, sa intestines ko, may nagpapakulo ng bulalo na mabuto-buto, na maraming mais. Tapos parang, alam mo yung may regla ka na? Alam mo yung sumasakit puson mo? Piling ko may regla na ako nun. Siyempre, nakatakay ako sa bahay namin. Tumayo muna ako pag tingin ko kadiri. Kulay green. Mas green pa sa isip ng iyong malibog ng kaibigan. Then nakala ko, eh, yun na yun. Siyempre, bago umalis, kumain ako ng Strepsils sa kulay blue. Eh, siyempre, why not, diba? Then, after mag-grocery, kasi dun sa grocery na yun, kailangan mo magbayad ng 10 pesos kung tatay ka. At kung iihi ka, 5 piso ata, or awan ko, same price, ganun. Then, pwede ka mag-CR ng libre dun kung may lisibo ka. Eh, since ang sakit na ng chan ko, nanghingi ako ng 10 piso sa lola ko. Ante, pahingi 10, CR lang ako. Yun, nag-CR ako. Tapos yung CR doon, may hagdan. So like parang aki ka pa ng Mount Everest para makapunta doon. Partida, ang sakit ng chan ko. So like parang umakit ako sa pinaka-imposibleng hagdan ng buhay ko. Then pag-akit ko doon, saktong kakatapos lang maglinis ng janitress. Ate, kung saan ka man ngayon, sana okay ka lang. At ayun, first time ever ko tumayo sa mall yun. At ang dahilan pa ng aking pag-iisip nun ay dahil sa Strepsils na kulay blue. Ayun, tumaki na ako. Para bang iniinit ang loob ng aking bituka. Like parang may umiikot parang alam mo yung tinitiris, iniikot-ikot. At saka sobrang kadiri. Like parang bakit ba nangyari sa akin to? Tapusin nyo na yung buhay ko. Then, ayun, parang iniisip ko yun naman. First time ko mag-ever mag-use ng bidet. Anong taon ba ako nun? Like, grade school pa ako nun. First time ever, nag-bidet ako. At ang astig. Kasi usually, yeah, first time ever ko mag-bidet. Ang galing. Tapos yun, syempre, bata pa ako nun. Like, wala pa ako alam sa proper hygiene masyado. So, ang kalat ng tayo ko dun. So, parang sayang naman. Sayang sa ating janitress na naglinis nun. At saka sa susunod na tao na gagamit nun. Para bang wala na ako nagawang tama sa buhay ko nung araw na yun. Then, tumaki pa ako sa mall. First time ever. After nun, iniwan ko lang Strepsils na blue sa ref for like ilang months. Then, high school na ako nung na-realize ko, hindi pa lang Strepsils Blue ang may dahilan, kundi ang sarili ko. So, ang ating matutunan sa at istorya ngayon, na pag kumain ka ng bagay na akala mo ngayon ay ng may dahilan, alamin mo muna ang sarili mo bago mo sisihin ang bagay na yun. At saka huwag mo gawing candy ang Strepsils dahil gamot yun sa sore throat. Hindi po ako sponsored ng Strepsils or anumang bagay, pero huwag kayong mag-Strepsils kung hindi masakit ang lalamunan nyo.
baka matay pa kayo.